kayo'y nakatutok pa rin po sa Erwin Tufo On Air with Nina Corpus and Aljo Bendijo. Dito naman tayo, bayan, yung pag-alis ng Department of Education sa pagkilala bilang top 1, valedictorian, salutatorian sa mga mag-aaral sa elementarya hanggang senior high school. Umani po ito ng samut-saring reaksyon sa ating mga netizens. Usap-usapan po ngayon sa social media ang memorandum na inilabas ng DepEd noong pang 2021, no, na nagbigay na lang ng tatlong kategorya sa mga top academic students. Yan po ang with highest honors, with high honors, and with honors. At sa pagpapakilala rin ng mga mag-aaral na pasok sa bawat kategorya, partner, imbis na uunahin ang may pinakamataas na grado, magiging alphabetical order na lang ito. So, hindi ibig sabihin porket nauna ka o huling tinawag, di ba? Ikaw yung una or huli. Ano nga ba ang paliwanag ng DepEd dito po sa isyong ito? At iba pang mga issue ng DepEd, tatanungin natin ngayon kay Assistant Secretary Francis Bringas, ang Deputy Spokesperson ng Department of Education. Magandang umaga po, ASEC Francis. Hello, magandang umaga Ninya. Magandang umaga Aljo. Morning. Good morning po. Oh, ito morning. Pong memo ng DepEd na balak niyo pong alisin sa top individual honors yung yung pag-aalis niyo po ng top individual honors at paggrupo na lang nito sa mga with highest honors, with high honors at with honors. Ano po ang paliwanag niyo po dito? Bakit niyo po ito gustong mangyari? Okay. Ilagay lang natin sa context, no, yung tonight mo ng DepEd Memo number 30 na na-issue noong May 2021 is just a clarification of a previously issued policy guideline na DepEd order na na-issue pa noong 2016. So this is already a 7-year-old policy na ini-implement natin dito sa K-12 pagdating sa awards and recognition. So yung pagbibigay natin ng Academic Excellence Award na with highest honors, with honors, or and with high honors, yan ay ang principle kasi niyan based on the DepEd order ay para mabigyan ng equal opportunity ang lahat ng mga mag-aaral or learners na makamit ng standard set by the K-12 curriculum. So the past na awards and recognition policy natin na hanggang top 10 lang yung ina-awardan, under the new policy which was issued in 2016, lahat ng mga makamit ng standards even more than 10 or more than 2 to 3 with the same range of grades na nakamit, mabibigyan sila ng award. Ano ba threshold parang ng grades? Yan. Ano asik, anong threshold ng grades na dapat makuha nila? Yung, above 90? Okay. Tama yeah, ba? Yung grades natin is up. Yes, above 90 okay. Po tayo, above 90 tayo dyan. Aljo, pag highest honors, 98 to 100. Mm. Pag high honors, 95 to 97. Mm. Pag mid honors, 90 to 94. Mm. So regardless of the number of learners who meet this range of grades, mabibigyan talaga sila ng award. Mm. Bakit yun po ito binring up uli, ASEC? Gusto nyo po ba maging standard ito sa lahat ng mga paaralan, whether public or private? Kasi alam ko yung iba po wala na rin eh. Minsan tinatanggal na rin nila. At matagal na rin dito nangyayari sa ibang eskwelahan. Yung iba naman po, nandyan pa rin. Yeah, this has been enforced since 2016, no? Hmm. Yung May 21 na issue once is a clarification kasi nagkaroon ng mga issues na ginagamit pa rin yung with honors, with highest honors, na hierarchical ang nature. At yan ang ayaw nating ibigay sa kultura, that there is a culture of competition pagdating sa mga learners. But what we want is yung personal achievement ng mga learners natin ang nare-recognize. At alisin natin yung culture of competition because it adds unnecessary pressure to our learners kapag may ganong kultura. Opo, may iba tayo, ASEC, ngayong nakatakda na pong alisin ang COVID-19 public health emergency. Ano po plano ng DepEd dito sa blended learning? Lalo't yan po ipinatupad noong pong panahon ng pandemya. Pandemya pa rin po tayo ngayon. Opo, go ahead. Okay, pagdating naman sa ating modality, no, doon sa ating matatag agenda,
dalawa talaga yung direction na pinupuntahan ng department ngayon. One is the traditional face-to-face and the other is institutionalizing blended learning or ang paggamit natin ng mga alternative delivery mode. Mm-hmm. So, marami tayong mga best practices in both public and private schools at gusto nating i-adapt ang mga best practices na yan para maging permanent na yung ating pagkakaroon ng alternative delivery mode. Mm-hmm. Okay, problema ngayong El Nino phenomenon din, ASEC, matinding init. O ano po ang hakbang naman ng DepEd para maiwasan yung heat stroke ng ating mga estudyante, pati ng mga guro sa klase? Well, in the past month, mga 3 months ago, nakapag-issue na tayo ng ating policy on that, no? Particularly dun sa pag-shift automatically to alternative delivery mode, particularly distance modality, kapag masyado nang mainit ang panahon. At na-implement natin ito sa lahat ng mga public schools natin kung saan naapektuhan sila ng matinding init. So wala tayong disruption na sinasabi or walang suspension, pero nag-shift tayo automatically to distance modality. Kaya ganyan yung mga best practices na kayo gusto nating i-adapt at ma-institutionalize sa department. So hindi absent or hindi parang walang pasok, kundi pwede ka namang mag-online kapag masyadong mainit ang panahon para hindi rin naman masayang yung oras ng ating mga estudyante. Ngayon, Asika Francis, itong new curriculum, no, para sa K-10, kailan nyo na po ito ilalabas at ano po yung mga magiging mga bagong ilalagay niyo diyan sa curriculum ng mga nasa elementarya at mga high school students po? At ano yung mga aalisin niyo? Okay, yung ating bagong curriculum, the K-10 revised curriculum, i-launch na natin siya in the next few weeks, malalaunch na yan at mai-implement siya for school year 2024-2025. So K-10 lang muna yung na-revise natin at ang ating significant provisions diyan ay makikita sa grades 1, 2, and 3 kung saan nabawasan na yung ating mga learning area. So, magpo-focus na rin tayo sa foundational skills on reading and mathematics. At dyan nakapaloob yung ating continuing program for the National Reading Program at ang National Mathematics Program. At syempre, na-implement dyan yung ating pagkakaroon ng bagong subject na GMRC para sa grades 1, 2, and 3. Sa ating 4 to 10 naman, may malaking focus tayo sa science, math, and English subjects natin. Mm. Yung pong issue tungkol sa mother tongue, ASEC Francis, totoo ba natatanggalin na ang Filipino subject? Or kung ano man yung Hindi naman. Yung issue natin sa mother tongue is actually about the language in the locality, no? In the new curriculum, in the revised curriculum, tatanggalin na natin yung mother tongue as a separate subject. Pero mare-retain pa rin siya as a medium of instruction for grades 1, 2, and 3. Although aware tayo na merong bill na naka-submit or naka-file sa Congress seeking the suspension of the use of mother tongue as a medium of instruction in country, and we are participating in the deliberation. Mm-hmm. When you say, for example, dito po sa Metro Manila yung mother tongue na, let's say, in the Filipino o Tagalog po, ano, ASEC Francis, ang sinasabi niyo po, hindi na siya gagamitin as a mode of instruction, pero meron pa rin yung Filipino subject. Tama po ba? No. We are removing mother tongue as a separate subject, but we are retaining it as a medium of instruction. Ayan, nabaliktad ko lang po. So, nabaliktad. Oo. Yes, yes. You're retaining, let's say, for example, Tagalog as a medium of instruction. Yes, pero exactly. Wala ng Filipino subject. Tama po ba? Meron pa rin tayong Filipino subject in all the grade levels kasi language learning area naman siya. Okay. Okay, maraming salamat sa inyong oras, Assistant Secretary Francis Bringas, ang Deputy Spokesperson ng Department of Education. At ngayon naman po, kakausapin natin si Sir Willie Rodriguez, ang Pangulo po ng Parent Teachers Association. Magandang umaga po, Sir Willie. Maganda pong umaga, Ma'am Minya and Sir Aljo, Aljo po. Sa ating tagapakinig po.
Yes. Ano po ang reaction niyo dito sa pag-aalis ng DepEd sa mga top individual honor at yung paggrupo na lang po nito sa mga with highest honors, with high honors, at with honors? Okay po, no. Ang ano po dito yan, noong 2016 pa po yung anong yan, no. So, ngayon lang po nakita ng ating mga parents, no, dahil po sa social media, no. Mm. So, ang ano po dito, no, ang DepEd po kasi hindi naman po gagawa yan nang ikasasama ng estudyante, no. Yan po yung nasa ating sa development ng education. So sa National PTA po, we support kung ano po yung guidelines nito noong 2016, no. And then na-revise po noong 2021. And now, ngayon lang po nabigyan ng pansin ng ating mga magulang. Ang problema po kasi dito ngayon sa ano kasi sa ating sa frontline sa mga school, pinag-aawayan po yan ng mga parents. So, mas maganda po yung ginawa ng ating DepEd na ilagay po sa tatlong kategorya. No? Ang siguro po ang pag-aralan pa lang po natin is yung kung sino po yung top awardee. No? Ang ano po dito, no? Kasi nga, everyday life is a challenge. No? And then every night ano, is a daily competition. Siguro, like kung mayroon po tayong mga sa basketball, mayroon tayong MVP, mayroon po tayong sa sports, and then sa WDPI yan. So siguro po, we will ask DepEd, National PTA will ask DepEd, yung sa tatlong kategory na po yun, kung sino po yung highest, yun po yung dating unang banggitin. Ah, okay. Sa pagbabanggit, pwede nating unahin talaga yung top one dun sa bawat kategorya na to. Tama po. Apo. Halimbawa, Apo. Sa with highest honors, yung top one doon, unahin siyang basahin. Tapos yung sa second category, yung with high honors, unahin din siyang basahin. Ayos po. Para mabigyan po natin ng pansin, no, yung ating mga estudyanteng talagang nag-strive, no, and then to inspire them more to excel and then serve, and for them to serve as an inspiration to others, no. Kasi nga po, yung may mga talagang estudyante talaga, they excel. And meron nga po ako isang estudyante from science sa Cavite. Tinanggal siya ngayon sa ano, mukhang nabully ng teacher, lumipat siya sa isang public school na ordinary. But lagi siyang top ngayon. And then magaling magsulat. Siguro I will send you yung kanyang ginawa about the medal and something. Mm. And then sa recognition. It's very, ano, very inspiring yung batang yun. And then, ang saan nangyari kasi sa batang yun, ano, ating DepEd, no, ating youth formation division, they asked us to help the kid. So, maganda po ang ginagawa ng DepEd. Mm. Ano po ang essentially sinabi ng batang yun ang kanyang realization about these awards? Okay, meron siyang, the medal is nothing, but the recognition is more important. So at least still be recognized. Actually, may mga parents naman po that share the same sentiment. Let's say kahit wala ng valedictorian or salutatorian, i-recognize pa rin yung top one or two or three. Yes po, no? Kasi nga po, di ba, as a titulat, to excel more, no? Hindi naman siya discrimination, eh. Sa nakikita namin sa ating mga tulad nga ng sinabi ni Ate Bringas, no? Hindi naman siya competition. Mm-hmm. So, kung lalabas po talaga, hindi rin siya hindi siya discrimination. So, siguro we will ask that at siguro maybe have a dialogue with them. Yung wag gawing alphabetical. And then, just to recognize the effort ng ating mga estudyante, yung kanilang award for them to excel more. Mm-hmm. Okay, thank you for that, no, Sir Willie. Maiba po tayo. Tanong po natin, nakukonsulta po ba kayo dito or nakonsulta po ba kayo dito sa mga discussion sa K-12 curriculum, yung bago po nilang, or yung K-10 na bagong curriculum? Yes po, no? Kasama po ang National PTA sa deliberation, no? With ASIC Bingas, in atin, ano, sa ginawa po ni Senior Speaker and GMA, no? About K-10 plus 2, no? Kasama po kami sa deliberation po yan. Mm-hmm.
So are you satisfied po ba dun sa lalabas na resulta nitong bagong curriculum, sir? And are there any highlights na gusto niyo pong ipaliwanag sa mga nakikinig na magulang ngayon? Actually po, no, napakaganda po nung ano na ginagawa ngayon ng DepEd po diyan, ano? Lalo na yung kanila mga planning na tulad dito, no, mag-graduate na yung mga bata within 10 years at ano, grade 10, and then yung gusto magpatuloy will take another 2 years. But ang suggestion po ng ano na ni Congressman Romulo ng ating committee chair ng basic education is to have yung test na, no? Gawing test the lesson is maging hanggang ano 4, no? Tama, 4, and then after that, kung gusto mo magpatuloy ng college, you just apply the test da. Mm-hmm. Or siguro may suggestion din po kami na yung kapag kayo po after graduation, nakapagtrabaho po kayo, and then you can get a certificate na nakapagtrabaho kayo. So it will be a qualification for you not to take the 11 and 12, so you can go straight to college. Mm-hmm. And then ang ginagawa po ng DepEd ngayon dyan, sa katotohanan, sasabi lang po ni Asik Bingas, na talaga pong nagkaroon po ng ibang mga subject to pagandahin po yung ating K-12. Mm-hmm. Okay, we'll just trust that everything is in order, no, Sir Willie? Kasi may mga parents na ano na naman, paiba-iba, at natutuwa na ito ay tinutukan ngayon ng departamento, no? Siyempre, edukasyon pa rin po ang isa sa mga prioridad ng ating Pangulo. So maraming salamat po, Sir Willie Rodriguez po, ang Pangulo ng Parent Teachers Association.